Dumating na ang pinakahihintay ng lahat, mga magulang at ng mga anak, ang pagtatapos. Madalas maririnig natin na salitang, tapos ka na, edukado ka na. Edukado nga ba pag nakatapos ka ng pag-aaral? Madalas naririnig natin ang salitang edukado ka or edukado ako, hindi ako bababa sa level mo. Ganyan ang mga salita ng mga tao na ipinagyayabang yung kanilang piraso ng papel nang dahil sila ay nakapagtapos ng kanilang mga kurso, ng kanilang mga ninanais sa buhay, ng kanilang mga pinangarap ng anak or pinangarap ng magulang na maging ganon ang kanilang anak. Pero sa napakaraming pagkakataon, ang pagiging edukado na nanggaling sa eskwela ay hindi nagpapakita ng katotohanan ng isang tao ay edukado na nga nang dahil siya ay nakapagtapos. Dahil kadalasan na tinatawag natin na GMRC or yung good moral and right conduct ang siyang nawawala. Kumakapang insulto ang iba sa mga hindi nakapag-aral o kinapos na makapagtapos ay kung matahin ay ganon-ganon na lang. Manners ang tawag doon. Humility and humanity. Napaka-importante na ilagay natin bilang magulang sa ating mga anak sa kanilang mga isipan at puso upang masabi nga nila na sila ay edukado. Dahil hindi kayang patunayan ng isang piraso ng papel ang pagiging edukado ng tao kung ikaw naman ay walang pakikipagkapwa tao. Katulad nga na madalas nating naririnig sa mga sabi-sabi o sa mga kasabihan ng mga matatanda na ano nga ba ang pinakamahirap sa isang tao. Madalas pag yan ang naging tanong mo, ang sinasagot nila ay mahirap maging mahirap o mahirap pag wala kang pera. Ang nakalimutan nila ay yung tema ng tinatawag na humanity o yung pagpapakatao. Hindi mo karapatan o hindi mo dapat tapakan ng sino man nang dahil sa sasabihin na ikaw ay may daladalang piraso ng papel at ikay nakapagtapos upang matahin mo ang iba. Sa mga bagong graduate, sa bagong henerasyon, madalas nakikita natin ang mabilis na sistema ng kanilang mga utak na masyado silang judgmental, lalo sa panahon ng social media na napakabilis magsipindot, napakabilis magsipagbash ng mga tao, mura dito, mura doon, at ipagyayabang na sila ay edukado dahil sila ay nakapagtapos ng kung anumang kurso na sinasabi nilang ninais nila o ibinigay sa kanila ng kanilang mga magulang. Maswerte ka dahil may nagpapaaral sa'yo. Gamitin mo yan upang maging isa kang magandang ehemplo. Huwag mong ilagay sa isipan na lamang ka sa iba dahil ikaw ay may natapos at sila ay wala. Hindi basihan ng piraso ng papel para ipagyabang mo sa iba at apakan mo ang kanilang pagkatao. Isang bagay ang nagustuhan ko sa sinasabi ng mga nasa makakaliwa na kung edukasyon ang paraan o ang daan para sa ikagaganda ng bayan, ng buhay ng bawat Pilipino, bakit ang mga nakapag-aral, ang mga edukado, ang siya nagpapahirap sa tao dahil sila ang madalas na nagnanakaw sa mga taong kapos at salat sa pinag-aralan. Ilagay mo sa puso at isip mo yan, sa lalong-lalo na sa mga henerasyon na ito at sa mga darating pang henerasyon na magtatapos sa bawat taon na yung manners, daladala mo dapat yan. At sa mga magulang, lagi mong ipapaalala na hindi ang piraso ng papel ang basihan ng talino, bagkus ito ay basihan lamang ng kung ano yung kakayahan mo dyan sa loob ng kahon. Dahil ang totoong buhay ay dadanasin mo paglabas mo ng kahon na yan. Kaya sa mga streetwise na lagi nakikipagtalo sa mga education wise na tinatawag ko, yung mga magagaling sa eskwela,
Iba ang buhay pag nadyadyan ka na sa labas ng kahon. Iba ang diskarte sa kaalaman sa eskwela. Hindi rin basihan ang taas ng grado para maging mapagmataas ka. Dahil ang taas ng grado mo ay binasihan sa galing mo sa eskwela ayon kung gaano ka kagaling magmemorya na binabasihan ng iyong mga guro para makuha mo ang grado na yan. Pero sa totoong buhay, hindi gradong pinag-uusapan, diskarte at pakikipagkapwa-tao. Congratulations to all graduates. Sana itanim nyo sa isip at puso ninyo na ang pagpapakatao at pakikipagkapwa-tao ang napaka-importante. 6 na letra, manners, ang dapat nyo laging uunahin at ipamamana at ipapakita. Sa lahat ng magulang, congratulations kung naturoan nyo ng tama ang inyong mga anak. Sa muli, ito po si Daddy Rick at nandito na naman tayo sa ating Straight from the Heart. Please don't forget to click like, leave your comments below, subscribe, and don't forget to hit that notification bell and click all para lagi kitang ma-update sa aking mga bagong uploads at maibigay mo ang iyong panig at maaari ka rin magpadala ng iyong mga munting sulat upang makahingi ng payo at nandiyan lang sa ating description below ang ating email address. Okay? See you next time. God bless. February 4, 2023 na mag-umpisa akong uminom ng Max GXL. At ayan ang napakagandang resulta. It's a real game changer, di ba? Umpisahan mo na rin. Just visit www.maxinternational.com at gamitin mo ang sponsor's ID number na ito for a big, big discount. Okay? Start taking Max GXL and live your life to the max. Ciao!